aming buhay, Panginoon. Ito yung iyo.
want you more than anything. I need you more. Oh, I'm so hungry for more of your presence, God. I don't wanna stay where I've been. I don't wanna camp out and just stay in one place, God. I wanna run deeper into your presence, God. 'Cause I'm hungry for so much more of you. My heart always follows you. My heart always finds its way home to you. 'Cause my heart is pressing in, pressing into your voice tonight, God. I'm pressing into your voice tonight. What are you saying? What are you doing? I just wanna be with you tonight. I just wanna be in your presence tonight. Oh, Lord Jesus, I need you more. So much more than anything. So much more than everything. You're all I want. You're all I want. Tell him tonight. Tell him tonight. Sing out your words and not your song and say, you're all that I want, God. You're all that I want, God. You're all that I want, God. I need you more. More than the air I breathe. More than the songs I sing. More than your presence is life to me. Your presence is life to me. It's the air that I breathe. I need you more every day, God. I need more of your presence every day, God. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay. Ako po si Sister Sid Garcia. Kumusta na po kayo mga kapatid ko? Ang ilan siguro marahil sa inyo ay natatandaan ako. Glory to God sa buhay niyo mga kapatid ko dyan sa River of God Revival Church Marilao Chapter. Headed by Pastora Elvie Torepiel. Ako po ay tunay na nagagalak na ako ay makapag-share sa inyo ngayong gabi. Nawa po ay mapagpala tayo ng mga salita ng Diyos sa gabi nito. Glory to God. Hallelujah. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Heavenly Father up above, na alam namin na nakatungay sa amin lahat ngayon. Inaanyayahan po namin ang iyong banal na presensya, Panginoon, upang pangunahan kami sa gabi nito. Ikaw, O Diyos, ang tunay na mahayag. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na maitaas. At nawa, Panginoon, ang dalangin ko ay mabuksan ang aming puso at isipan sa tunay na kahulugan ng aming mapag-usapan sa gabi ito.
Ikaw po ang magpapala at tunay na alam namin na pinagpala mo na ang mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Amen, Amen. Glory to God. Hallelujah. Ang saya-saya ko, no? Nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na biyaya na kapayapaan, bagamat nakakaranas tayo ng maraming pagsubok. Especially, we are amidst this pandemic. Nakakasumpong pa rin po tayo ng masaganang hapag katulad nito upang mapagsaluhan ang kanyang mga salita. Amen po. Glory to God. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kapatid, kung ikaw man ay may katabi, o kung wala naman, sabihin mo sa sarili mo, humanda ka. Ayan. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay pinamagatan kong sinulid. Una pa lang po yan, ha? Sinulid pa lang. Yan. Meron ako isang kwento tungkol sa gagamba sa isang lumang kamalig. Pagganahin po natin ating imagination. Isang gagamba po na magmula doon sa isang solong strand or sinulid. Magmula doon sa rafter or doon sa bubong, marahil ay sa may pamakuan ng isang lumang kamalig, ay naglambitin sa isang solong hibla mula sa pamakuan nga noon. Sa kamalig na ito, nagsimulang humabi o gumawa ng sapot yung gagamba. Nagdaan ng araw, siguro mga isang linggo, dalawang linggo, hindi ko po alam dahil hindi pa ako nagiging gagamba. Dumaan ang buwan at talaga namang nakapaghabi siya ng isang magandang sapot. Ang mga gagamba po kasi, ginagamit nila yung kanilang silk or yung kanilang sutlak para makagawa ng sapot o iba pang structures para maging malagkit na lambat. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung tayo makakakita ng sapot, nakakapagtaka, no? Minsan pag makakakita ka ng sapot ng gagamba na paano nangyayari yun? Nakakapaglambitin dun yung gagamba? Eh parang ang kitid-kitid lang ng sinulid na yun, di po ba? Yan. Yun ay ginagamit nila para makahuli ng mga insekto. Gaya po ng langaw, ng lamok, o kung ano pa man na maliliit na insekto para po kanilang makain. Ginagamit din nila ito upang maging cocoon. Kung alam nyo po yung caterpillar, di ba, bago siya maging paro-paro, siya po ay nakatago din doon sa isang cocoon or pugad, di po ba? So sila rin po ay ganon. Ginagamit nila ito upang maproteksyon na nila yung kanilang mga anak. Minsan naman ay ginagamit nila ito para balutin yung kanilang biktima. Ganon pala yun, no? Kaya ini-imagine ko nga eh, kaya pala kung minsan may mapapansin ka sa sapot ng gagamba na may nakabalot, tapos kayang-kaya pa rin niyang nandun lang siya samantalang yung sapot, di ba? Sometimes yung sapot ay nakaganyan lang na ba't hindi siya nalalaglag, ano? Minsan naman ay ginagamit nila ito para makatakas sa mga mandaragit or maninila. Siguro isa na doon sa mga mandaragit yung mga anak natin, ano? Yung mga lalaki. Ako po ay apat na lalaki ang anak ko at talaga namang nung araw, nung sila ay nasa mga elementary grades pa lang, lagi ko po silang hinahanap. Dahil kasi kung saan po sila nakakarating sa phase 1, phase 2 ng heritage, phase 3 yata, para lang manghuli ng gagamba. Yan. So ayun na nga po, ano? Ang sapot ng gagamba na ito ay lumaki ng maganda. Sabi nga ay, beautifully woven, ika nga. Hanggang sa nakainggitan na ito ng ibang mga gagamba doon sa kamalig na yon. Dahil kasi ito pong sapot na ito ay regular na nagbibigay ng pagkain dito sa gagambang ito. Katulad nga nung lamok na yon, lamok, langaw, or any small insects. Yan, na nahuhuli ng sapot na yon. Isang araw, habang namamasyal itong si gagamba,
doon sa kanyang magandang sapot habang siya ay naglalakbay, ay may napansin siyang isang sinulid, no? Isang sonong sinulid na papaakyat doon sa kadiliman ng bubong. Kasi 'di ba yung bubong pagka nandito ka, pagtitingin ka doon, lalo't kung luma na yung kamalig, ay madilim yun, ano? So may napansin siya isang solong sinulid doon sa kadiliman ng bubong na yon. Ngayon ang sabi niya, bakit nandito to? Wala naman itong silbi sa akin. Hindi man lang ako mabigyan ito ng hapunan. Sabi niya ganyan. Wala man lang, hindi man lang ito makapagbigay ng kahit anong makakain para sa akin. So ginawa niya, sa abot ng kanyang makakaya na pag-akyat, inakyat niya yun ng kung gaano niya maakyat na mataas yun. At pagdating doon sa yung satisfied na siguro siya, no? Mataas na to, pwede na to. Pinutol po niya yung sinulid. Na nakalimutan niya siguro or nawala sa kanyang kaisipan kung maisip man itong gagamba na ito. Kasi magaling siyang humabi, ano? Siguro kahit maliit yung gagamba, malamang meron siyang isip eh. Pinutol niya yon. So, yun nga, ang nangyari ngayon, what happened next is, bumagsak yung sapot niya na napakaganda at kasama siyang nalaglag doon sa sahig. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 1:17-19, sige po, tingnan po natin, ang sabi niya doon ay, sandali lamang po, tingnan po natin, ano? Sabi niya doon ay siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. Sabi gano'n. He is before all things and in Him, all things hold together. Nahahawakang sama-sama sa kanya lahat ng bagay. Siya, ang ulo ng katawan, ang iglesia. Tayo po yung katawan, ano? Tayo yung iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay. Bakit po siya yung naging panganay mula sa mga patay? Upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Di ba? For God was pleased to have all His fullness. Sapagkat minagaling or minabuti na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kanya or siguro magmula sa kanya. Yung kanyang kapuspusan, His fullness dwell in Him. Sabing ganun. Tayo po mga kapatid, madalas di natin napapansin when we try to sever our lives from the sustaining thread of Christ or of our God, everything's fall apart. Bumabagsak po lahat. Kapag kayong kaugnayan natin sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya, katulad ng sinulid na ito, ay ating pinuputol or nilalagyan ng tuldok or na pinapagot natin, no? Or tinatapos natin yung sinulid na yan, yung kaugnayan natin sa Panginoon, ang lahat po ng bagay ay nawawala ng halaga. Kapag sinusubukin natin, naputulin ang ugnayan natin sa Diyos, bagsak lahat. Amen po ba dyan? Bagsak po lahat, di po ba? Amidst this pandemic, marami sa atin na instead na bumabad sa salita ng Diyos, instead na palakasin ang pananampalataya upang makapagpalakas din ang ibang nanghihina, di ba? Makapagpalakas ng ibang mga kapatid, instead na hanapin yung fellowshipping, mga life groups, mga Bible studies online, ay pansariling kasiyahan ang inuuna. Pansariling kasiyahan ang hinahangad. We are not condemning them. Hindi po tayo nangungundi na, hindi rin po tayo nagtuturo. Dahil sabi nga, pag ikaw ay nagturo, yung tatlong daliri ay nakaturo sa'yo, no? Ang sinasabi lang po natin dito ay nakakalungkot kumagkaminsan na sa gitna ng pandemic na ito,
napakaraming lumalapit sa Panginoon, pero marami rin yung mas ginugusto pa yung sarili nilang kaparaanan or sarili nilang kasiyahan. Alam niyo po, sa totoo lang, kapag ka po ganoon ang ating sitwasyon, mabibigo po tayo. Amen. Dahil ang totoo at ang tunay na katotohanan, ang ebanghelyo or ang tinatawag natin na Gospel of our Jesus Christ is the common thread that binds us together. Yun lang po yung nagbubuklod sa atin. Yung sinulid ng Panginoon. Kapag ka po yun ay pinutol natin, wala na. Kung saan-saan na napupunta. Di po ba? Walang direksyon. Samantalang kung tayo ay patuloy na tumutuloy doon sa sinulid ng Panginoong Diyos, sa sinulid ng relasyon natin sa Kanya, nakakaasa po tayo na ang lahat ay maayos. Glory to God. Bakit nga ba tayo may mga ganitong gawain? Pwede namang wala eh. Di po ba? Siguro sabi nung katabi mo, pwede namang wala nga no. Pwede naman po talagang wala. Ano nga ba ang talagang kahulugan ng buhay na ito? Pandemic na nga eh. Di ba? Sasabi na iba. O sasabi ng katabi mo, o sasabi ng kapitbahay mo, o may maririnig ka. Pandemic na nga, may mga ganyan-ganyan pa. Wala nang pinag-usapan kundi tungkol sa Diyos. Wala nang pinag-usapan kundi ang Biblia na yan. Nakakalungkot po. Pero, purihin po ang Panginoon dahil meron po siyang dahilan bakit po ganun. Hindi po natin sinasabi na ang pandemic na ito, ang may kinalaman po ang Panginoon. Ako po ay nananampalataya dyan. Pero, hindi po ito ninais ng Diyos. Well, maaaring inaalaw niya to para mabuksan ang ating puso at isipan, ang ating sa kalalagayan nating espiritual. Pero ako po ay nananampalataya na hindi po kailanman nanaisin ng Panginoon na tayo ay nakasadlak sa ganitong pandemya. Amen. Sabi sa Juan 15:4-5, ang sabi doon sa 4, kayo'y manatili sa akin, sabi ng Panginoon, at ako ay sa inyo. Gaya ng sanga, isipin niyo po yung sanga ng puno, ano? Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, maliban except na nakakabit siya sa puno. Gayon din naman kayo, maliban kayo'y manatili sa akin. Sa 5, ang sabing ganon, ako nga ang puno ng ubas. Ang sabi ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, no? Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. So, ang sarap, ano? Tayo pala yung mga sanga. Ang nananatili sa akin, ang sabi niya, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Maliwanag po yun, ano? Ang pangako po ng Diyos, malinaw eh. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Diba? Dahil nga hindi nagbubunga, ang sangang hindi nananatili sa puno. Kung bali nga yung sanga eh, nalaglag na sa lupa eh, paano nga yung mamumunga, no? Sa literal na pagkakaunawa, kung ang sanga ay hiwalay sa puno, hindi talaga mamumunga. Ang sabi, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ang sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili, ang siyang nagbubunga ng sagana. Hindi basta nagbubunga lang eh, sagana eh. Hitik eh, no? Hitik. At wala daw kayong magagawa, wala raw tayong magagawa kung hiwalay tayo sa kanya. Pansinin po natin ito mga kapatid, ano? Sabi sa Juan 15:6, kung sino man ang hindi manatili sa akin,
Sige po, buksan nyo po yung mga Biblia, tingnan nyo po mabuti. Baka kung sakaling ako'y nagkakamali, eh, pwede nyo po akong i-message. Sabi niya, kung sino man ang hindi manatili sa akin, siya'y itatapon. Tatapon eh. Itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Naku, sa laki kong ito, pag ako'y natuyo eh, ay siya. At sila ay titipunin at iyahagis sa apoy at masusunog. Aray ko, ang sakit po nun ano. Di po ba? Pag-imagine ninyo na kung hindi tayo mananatili sa presensya ng Panginoon, matutulad tayo ng sangang ito na matutuyo. Matutuyo po tayo, titipunin kasama. Kaya sinabing titipunin, kung meron pang iba na kagaya ng mga hindi nananatili sa Panginoon, sama-sama sila, iyahagi sa apoy at masusunod. Pero may pangako sa John 15:7. Di ba po? Sige po, baba po tayo ng konti. Ang sabi pong ganon, kung kayo'y mananatili sa akin, ang sabi ng Diyos, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingi ninyo ang anumang inyong nais at ito ay gagawin ko para sa inyo. Malinaw po yan. Pero siguro may magtatanong sa inyo ngayon. Hindi naman lahat binibigay ng Diyos. Yes. Kasi po, hindi naman talaga lahat ng ating hinihiling sa Kanya ay bibigay niya kung ito po ay makakasama sa atin. Or baka naman hindi pa po timing para ibigay sa iyo. Di po ba? Ganun lang po yun eh. Maaring hindi pa binibigay sa iyo kasi hindi para sa iyo. Or kaya hindi makakabuti sa iyo. Maaring kung yun ay ikayayaman mo, ay baka yumabang ka. Di ba? O baka naman hindi pa time. Baka nandyan lang, nakahanda na. Eto na, lalaglag na. Ang sabi, hintayin mo lang. Pero ano man ang gawin natin, ano man ang hinihiling natin sa Diyos, ang lahat po ay may kasagutan. Amen. Ang ganda po ng pangako, ano kung mananatili lamang tayo sa Kanya. So katulad nung gagamba na yun, ang ganda na ng ginawa niya eh, gumawa na siya ng magandang sapot eh. Eh pagkatapos eh, nung makita niya na ganun eh, palibasa parang masyado na siyang naging mayabang. Ang ganda-ganda nung sapot niya, ang dami na niyang pagkain, marami na sigurong nahuling mga kalaban, ano? Ay nakita lang niya yung sinulid na yun eh, bigla na lang niyang pinutol. Eh nakalimutan niya na yung pala yung kanyang kabuhayan. O ano nangyari, siya ay bumagsak. Kasi, nawala yung kanyang tiwala doon sa sinulid na yun. Nakatulad nga natin, ang sabing ganon, yung ebanghelyo, yung salita ng Diyos, yung gospel na yan, especially the Matthew, Mark, Luke, and John, yan po yung ebanghelyo ng Diyos, na kung atin lamang pong bibigyan ng panahon at pansin na basahin, napakalaki pong tulong ang magagawa sa atin espiritual. Yan. Naintindihan nyo po ba yung tungkol sa gagamba? Eh sige, pwede nyo po yung ikwento sa mga anak nyo ha. O gusto nyo pa ba na isa pa? Eto, may isa pa ha. Sige, try natin. Ang pamagat naman ito ay prutas. Kanina, sinulid. Ano? Ngayon, prutas. Pag-usapan natin si Jaime. Si Jaime ay lumaki sa isang farm. Naalala niya nung kanyang kabataan, mayroon siyang kapitbahay. Isang farmer yung kapitbahay niya, may halamanan siya, may taniman siya ng mga puno ng apple, ng mansanas. Mansanas. Siyempre, pag sinabing puno ng mansanas, malamang ito ay sa ibang bansa, no? Ayan. Isang araw, napadaan itong si Jaime doon sa neighbor. Talagang neighbor, N-E-Y-B-O-R, neighbor. Tapos napadaan siya dun sa halamanan at nakita niya yung kanyang neighbor na pinapakuan ng malalaking kalawanging pako yung
bawat puno na nakikita niya, kasi napansin niya eh, na ang pinapakuan nitong kanyang neighbor ay yung mga puno na walang bunga. So out of curiosity, lumapit itong batang si Jaime, ano? Kasi siya yung nagkukwento nito eh, nung matanda na siya. Nung bata pa siya, ito yung kanyang naranasan. So, lumapit siya doon sa mama. Sabi niya ganyan, bakit po ninyo pinapakuan yung puno? Siguro naisip niya, pinapakuan na nga, may kalawang pa yung pako. Eh, mano man lang na, siguro inisip niya, bata pa siya, mano man lang na bagong pako na lang, ano. Ang ginagawang pagpako ng mama is north, west, east, south. Kumbaga sa ano, parang cross, ano? North, west, east. Ah, tama ba yun? North, south, east, west. Parang hindi nag-aral. North, south, east, west. So, ganyan. So, pako yung mama sa baba. Tapos, pako uli sa taas. Tapos, pako uli dito. Hanggang sa umabot dun sa pinaka, yung buong puno na yon, katawan ng puno, ay mapakuan niya ng north, south, east, west. Ha. Di nakatiis itong si Jaime. Sabi nga niya, bakit niyo po ba pinapakuan yung puno na hindi namumunga? Hindi na nga namumunga, ika siguro, sabi ng bata, pinapakuan pa. Ang sagot sa kanya ng farmer, hintayin mo lang. Pagdating ng spring o ng panahon ng tagsibol, mauunawaan mo, bata, sabi ng ganun. So in short, to cut the story short, dumaan ang panahon, kung ano pa bang season ang meron, ano? Dito kasi merong winter, falls, yan, winter, summer, spring, falls, yan, rainy days. Sa atin na sa Pilipinas ay rainy season lamang at summer season, ano? So dumating yung spring season, yung tagsibol, at bumalik nga itong batang si Jaime. At sa kanyang pagkamangha, sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalalaking bunga ng mansanas. At ang popula, sabi niya ganyan. At natandaan niya na yung nakitaan niya ng mga bunga, ng malalaking apple na yon, mapopula, at parang kay tatamis, ay yung mga puno na pinakuan nung mamang magsasaka or mamang naghahalaman or gardener doon sa yung taniman ng apple na yon, ano? Maaring yun ang may-ari, ano? Ang sabi ng magsasaka na neighbor niya, alam mo, yung kalawangin pako na yon ang nagpapaalala sa puno na yan na dapat na siyang mamunga. Maybe sometimes, sabing gano'n ng mama, it forgets. Nakakalimutan kasi ng puno na mamunga. Gano'n. E di po ba gano'n din tayo? Oh, sabihin mo nga dyan, sino ba yung katabi mo? Oo nga, no, gano'n din tayo, ah. Diba? Baka kailangan lang na tayo ay maalog. Or kailangan lang na tayo medyo pokpokin. Ayan. Sometimes we need a jolt. Yung maalog tayo, 'di ba? Sabi nga para daw magising eh sa katotohanan. Babawi sa iba 'yung istorya. Para daw magising sa katotohanan 'yung tug sa pader, 'yan. Sabi ganyan, baka kailangan lang na tayo ay maalog to remember that we were made to produce good fruits. 'Di po ba? Sometimes those pains, 'yung mga sakit, those hardships, yung mga paghihirap, especially sa pandemya na ito, na alam ko na maraming nakakalungkot kasi kami, nandito kami sa lugar ng Japan. May mga takot din, may mga alalahanin. Pero alam ko na kahit papaano, mas convenient pa yung nararanasan namin dito compared dyan sa Pilipinas. At kaya po naman kami ay patuloy na nananalangin sa inyo, mga kapatid. Sabing ganyan, sometimes those pains and hardships is the nail
that reminds us. Baka yung mga pagsubok, mga sakit, sakit ng kalooban, mga hirap ng buhay, eh baka yun lang yung nagpapaalala sa atin. Baka yun lang yung pako na nagpapaalala sa atin na kailangan nating mamunga. Diba? Eh, you would be surprised, kapatid, kung makikita mo na marami sa atin eh, namumulaklak at namumunga sa mga lugar o sa mga pagkakataon, sa mga panahon na kung saan may matinding pagsubok sa buhay. Yun po ang masarap eh. Kung kailan may nararanasan na kabigatan, mga struggles, mga pains, mga hardships, at saka pa namumunga. Di po ba? Eh, ano po ba yung talagang pamumunga ng isang Kristiyano? Yung masasabi mo ba na ikaw ay isang fruitful Christian kung nakakapagdala ka ng maraming kaluluwa sa church? Yes, totoo po yan. At ako po ay isa yan sa mga naging goal ko, lalo na noong mga panahon na tinestify ko nga ito sa inyo. Minsan, di ba, nangyari na yan na magmula sa 5 operasyon na hindi naman natuloy sa buhay ko, magmula sa 5 beses na muntik na akong mamatay, na hindi ako nagsisisi ha, pero hindi talaga ako namatay at hanggang ngayon ay buhay. Alam ko na mayroong magandang layunin ang Panginoon sa akin. Sa lahat naman sa atin eh, di ba? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," sabi ng Panginoon. "Plans to prosper you," di ba? "Not for evil but for good. Not to harm you, but to what? But to give you hope and a future." Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya kapatid, sa totoo lang, hindi lamang nahihinto sa pagdadala mo ng kaluluwa sa bahay panambahan ng Diyos ang pamumunga. Alam mo ba ang sekreto ng pamumunga? Hindi tayo perpekto, pero tayo yung dapat makakakitaan ng likeness ng Lord. Yan. Kung ikaw ay bago ng nilalang, di ba sabi nga doon sa Psalms 51:10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Diba? Yung binago yung puso natin, kung dati ay magaling tayong manira ng kapwa, magaling tayong magchismis, ngayon iba na. Bagong-bago na yung puso natin. Diba? Kasi meron na tawangis na tayo ni Kristo eh. Ano ba yung sample na binigay ng Panginoon sa atin? Ano ba yung ehemplo ng Diyos sa atin? Ang good example niya yung humility eh, di ba? Humility ng Lord na umabot doon sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para ikaw ay mawala ng kasalanan. Kaya nga tayo, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, alam natin na hindi, wala na tayong magagawa doon eh. Inako na ni Kristo ang ating kasalanan. We were redeemed. We have been redeemed from our sins. So, ang magagawa na lamang po natin ay ano? Yung tayo po ay makapagdala ng kaluluwa. Tayo po ay makatulong sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung tayo po ay maging pagpapala para sa iba, na hindi man sa financial matters, hindi man sa mga material things, eh makikita sa atin yung mai-encourage yung mga tao na, ay ito, may kakaiba dito sa taong to. Ito yung talagang anak ni Kristo. Hindi po tayo, wala, ang pagiging Kristiyano po ay hindi pagalingan, hindi pagandahan, yan. Hindi pabutihan, kasi tayo po ay naging banal lamang dahil sa kabanalan ng Panginoon. Di po ba? Tayo po ay naging mabuti lamang dahil sa kabutihan ng Panginoon, because God is good. Pero ang sabing doon, lakaran natin.
nakara natin yung pamumuhay ni Kristo, kung paano siya namuhay. Di po ba? Ang sabi ganun sa Proverbs 22:4, true humility, ang totoong kapakumbabaan, and the fear of the Lord, hindi po yung pagkatakot na takot ka lang na baka may gawin ng Diyos sa'yo. Never pong gagawa na hindi maganda ang ating Panginoong Diyos sa atin. Yung pong fear of the Lord is yung with reverence, yung merong paggalang. Yung po yung sinasabing takot. Yung merong pagsamba, yung merong pagluwalhati sa Kanya. Yung po yung sinasabi. True humility and fear of the Lord bring wealth and honor and life. Ang sarap ano, magdudulot daw ng kasaganaan, ng karangalan, at ng buhay. So ayan, narinig nyo na po yung kwento ko tungkol sa sinulid, sa sapot ng gagamba yon. Dapat po ang title ko ay sapot ng gagamba, pero parang ano, mas maganda po yung sinulid. Sabi ko nga, yung ebanghelyo, wag nyo po yung kalilimutan. So, take note nyo po yan, yung ebanghelyo or yung gospel na tinatawag natin, yan po yung common thread that binds us together. Okay po? At yun naman pong tungkol sa prutas, wag nyo na pong hintayin na pakuin pa tayo. Baka naman pagka tayo ay napako, matetano tayo niyan. Yan, glory to God. Nawa po sa gabing ito ay nakapulutan natin ng magandang aral sa buhay ang ating napag-aralan. At see you soon mga kapatid. Alam ko po na makakasama. Magkakasama pa rin po tayo. One day, nakakayakapan ng walang kinakatakutang pandemya. Yon. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay mag-close sa isang panalangin. Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa bawat isa. Maaring isang katuwaan lamang yung kwento na tungkol sa sinulid at sa pruta. Subalit, Panginoon, nawa ang aming puso at isipan ay nabuksan, naaliw, at tunay na nagkaroon ng encouragement sa bawat isa. Yung kalalagayan na ito nagagamba at yung kalalagayan ng puno na hindi nagbubuo. Marami pong salamat at inaasahan po namin na kami po ay mas lalo pang magsisipag para po sa iyong ministeryo, para po sa iyong ubasan. At dalangin ko, Panginoon, pagpalain mo po ang River of God, Revival Church of Marilao Chapter, headed by Pastor Elvi Torrefiel. Nawa, O Diyos, masaganang pagpapala pa po sapagkat nakikita ko po ang puso ng mga anak mo na ito kung paano po tapat silang naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Sa iyo ko lamang po ibinabalik ang papuri at pagpapasalamat at ang tunay na karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. God bless you all.